hindi katanggap-tanggap. Ayon sa isang senador, ang pagpalya ng mga power plant na nagresulta sa rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa. Manipis pa rin ang reserbang kuryente kaya itinaas kanina sa red at yellow alert ang Visayas Grid. Saksi, si Maki Pulido. Red alert sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Dalawang planta kasi ang nag-trip kaya nabawasan ang supply ng kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Yellow alert naman mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 11 namang naka-yellow alert sa Luzon. Manipis pa rin ang reserbang kuryente pero sabi ng NGCP, makasave naman tayo over the weekend and again all things being equal, baka hanggang yellow lang tayo, pwera na lang kung may bumagsak na bagong power plant. Nang pumalya ang Pagbilao Power Station kahapon na walang higit 750 megawatts na sinusupply nito, dumagdag ito sa 18 mga planta sa Luzon Grid na dati nang naka-forced outage, kaya't nagka-rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa kahapon. Bahagyang lumuwag lang ang supply ng may mga nag-online na planta na target na madagdagan pa. Ang iniiwasan natin ay yung malawang outage, yung tinatawag natin blackout, kasi meron na tayong mitigating measures. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Vice Chairperson ng Senate Committee on Energy, nakaaalarma at hindi katanggap-tanggap ang pagpalya ng mga planta. Ilang beses nga raw nilang sinabihan ng Department of Energy na magpatupad ng contingency plan para maitawid ang pangangailangan sa kuryente sakaling may pumalyang power plant. Sabi ng Department of Energy, laging may banta ng pagnipis ng reserba kahit anong maintenance ng mga planta. Pero may penalty raw kapag hindi nakapag-maintina ng tama ang isang power plant. Sa gitna niya na ang pagtaas ng demand sa kuryente na tila di masabayan ng supply. We have scarcity of power supply. We have so much demand and we have so little supply. Ang Meralco bumibili ng kuryente sa spot market dahil sa forced outage ng mga planta. Ang hindi nila masabi sa ngayon ay kung may epekto ito sa electric bill ng consumers. Aming sourcing principle is to secure supply from the market at the lowest price and to refrain from buying pag mataas ang presyo. Kaya apilan ng Meralco at mga ahensya ng gobyerno maging wais sa paggamit ng kuryente para hindi sumipa ang demand. Noong 2023, nasa 28,291 megawatts ang power capacity ng buong bansa, habang ang peak demand pumalo sa 17,331 megawatts. Pero sa mga susunod na taon, nakikita ng lalo pang lalaki ang demand sa kuryente na inaasahang tataas sa 23,910 megawatts pagsapit ng taong 2027 ayon sa DOE. Kaya bago pa tumaas ang demand, dapat tumaas na ang supply. 70% ng kuryente natin ngayon mula sa fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas. Higit 40% niyan ay coal tulad ng sinusunog dito sa Dinginin Power Plant. 29% mula sa renewable tulad ng solar, hydro at wind. Kung base load lang daw ang pag-uusapan o kuryenteng nagbibigay ng 24 oras na supply, sapat daw ito. Yes, nasukat natin yung capacity na pwede niyang ibigay versus doon sa demand na ang mga consumers natin. Pero sabi ng DOE, halos 10,000 megawatts pa lang ang siguradong power generation projects na papasok hanggang 2027. May mga proposed projects naman daw sa gas at renewables na sana humabol sa forecasted supply. Ang tinitingnan ng Department of Energy, yung pang mas aggressive na growth, para sigurado tayo na sobra sa demand yung maproduce nating supply. Ang problema, sabi ng mga energy producers, aabutin ka ng siyam-siyam permits at clearances pa lang. Ilang daang pirma raw ang kailangan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government units. Kaya pre-development stage pa lang daw, inaabot na ng 3 taon. Some of the investors, if they see how hard it is, sa feasibility pa lang or sa pre-development stage, na-turn off or nawawala ng gana. Energy Virtual One-Stop Shop System o EVOS ang sagot dyan ng DOE. Online isusumite ang mga requirement na kailangang aksyonan ng mga ahensya sa loob ng ilang araw. Maaring umabot ng 5 taon o higit pa ang pagpapatayo ng isang power plant mula sa pagplano, pagkuha ng mga permit, pagpondo, pagdisenyo hanggang sa aktual na konstruksyon. Kaya mahalaga ang isang strategic plan dahil kadikit ng paglago ng isang ekonomiya ang mura, sapat at stable na kuryente. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.